Good day, everyone, and welcome to our lesson 4. In our book, it's chapter 6, but sa atin, it's lesson or module number 4, telecommunications and network. So today, pag-aaralan natin ano ba yung concept ng internet, intranet, and extranet, and how are they being used or how they are being used in the information systems or gano'n sila ka-beneficial sa isang organization or isang enterprise na mayroong system of information na inaalagaan. So again, we're still using the book of James O'Brien and George Marakas entitled Information System, Management Information System and Introduction to Information System. Now, when we think about a network, we think about connections, relationships, linkages, di ba? And tama naman yun, because in our day and time, pag sinabi mong network, okay, mostly computer-based na yung nire-refer natin. So a network is an interconnected or an interrelated chain, group, or system. So in our case, dahil information systems ang pinag-aaralan natin, we are referring to interconnected or interrelated computers or gadgets or any other technology na nakakatulong to improve or to help process or transact the information system. And kung tatanungin natin, how many connections ba ang kailangan? Actually, the minimum is 2. As long as meron kang connected na dalawang gadgets, then it's already automatically considered as a network. But in terms of the number of possible connections, it really depends on the number of nodes or terminals or number of points of connection. Kaya nga dito sa network, yung formula natin, paano na natin malalaman is kung ilang points or ilang gadgets yung pwedeng i-connect, we just follow the formula n squared minus n or n times quantity n minus 1. Wherein n is equal to the number of nodes or terminals or workstations or computers or gadgets, okay? So say for example, we have 10 computers on a network, ang possible connections niya ay 10 times quantity 10 minus 1, which is equivalent to 90. Okay, or pag ginamit natin n squared minus n, so 10 squared is 100 minus 10, again, you get the same answer, which is 90. So, ganun mag-compute kung ilan yung possible networks. Now, in Metcalfe's law, ang pinapatungkulan naman niya, ilan yung connections na two-way. Okay, yun naman yung kinocompute niya. So, yung Metcalfe's law is simply the formula that we have kanina, n times quantity n minus 1, you just need to add yung divided by 2, all over 2. So, in our case kanina, if we have 10 computers, the possible number of two-way connections, according to Metcalfe's law, is 90 divided by 2, which is equivalent to 45. So, in Metcalfe's law, it refers to the usefulness or utility of a network equals the square of the number of users. So, sinasabi lang ni Metcalfe, kapag ka mas maraming users sa network, edi mas nagiging kagamit-gamit ang network na meron kayo. Okay? So, it becomes critical kapag it reaches already the maximum. That's why you need to advance in advance yung technology. Okay? So, halimbawa, itong network na to, kaya niya lang humandle ng 100 computers, then it becomes very useful. Okay? So, nasusunod niya yung Metcalfe's law. Now, if the company or the enterprise or the institution decided to add 100 more computers, then that's the time you have to improve the technology itself. Kaya nga, wala rin permanent. Dati, okay na tayo sa dial-up. Kung inabutan nyo yun, no, yung prepaid yung internet connection, tapos di mo pwedeng gamitin yung landline kasi connected habang nag-internet ka. But as years go, pwede nang pagsabayan yung landline and yung internet connection, nagkaroon na ng mga internet service providers natin, nagkaroon na ng yung DSL para hindi na maapektuhan yung landline natin whenever
may tatawag, hindi mapuputol yung internet. And at the same time, kahit gumagamit ka ng internet, pwedeng tumawag, pwede kang tawagan sa landline. Okay? So, the internet is growing until now, and ito yung nakikita nating future ng information technology and information system, that everything goes online, everything goes over the internet, o yung tinatawag nating cloud. Okay, telecommunication trends in the line ng industry, it leans toward more competitive vendors, carriers, alliances, and network services. Ibig sabihin, ang trend ngayon, pa-advance yung mga industries na nagde-develop ng technology. Dati, puro wire, puro cables, pero nagkaroon ng wireless, okay? And soon enough, meron pang mag-a-advance sa panibagong technology. Okay, technology trends, the use of internet, digital fiber optics, and the wireless technology are very rampant, no? Offering a higher speed, okay, than the previous versions or previous platforms. And dati, limited lang to text, tapos nag-improve, nagkaroon ng data, ng images, no, yung mga voice, and ngayon, even videos and video communications na real-time, pwede nang ma-access almost by almost everyone. So, nagkakaroon ng improvement. And of course, sa application trends naman, there are also technologies na pwede naman mag-limit ng accessible ng level of access. So, kaya tayo nagkaroon ng extranet and intranet, wherein hindi lahat pwedeng ma-access yung whatever is available on the internet. Say, for example, ngayon nagka-pandemic, we experience some people experience working from home. So instead of them, say, accessing the files physically in the office, meron sila mga private networks na connected sa internet, at kahit naka-available siya or available yung data sa internet, not everyone can access it because meron siyang certain privacy. That's where extranets and intranets come in. More on that later on. So here are the different telecommunications-based services. So alam natin, of course, you have the TV, of course, the internet, the radio, of course, yun yung isa sa pinakaluma, and so on. Ayan yung iba-ibang services. Telecommuting means working from home, video conferencing, katulad ng Google Meet. Ayan, and many others. Okay. Internet networking technologies are being used as a technology platform. Kasama niyan, we learned how to use web browsers. Some of you might encounter developing websites or designing websites during your senior high school. But eventually, may subject din kayo allotted for creating websites and web development. Okay? We will also encounter network management software, kung saan pwede ka mag-block ng unwanted network o pwede ka mag-block ng unwanted users. Okay, we also have firewalls para iwas hacking and iwas virus spread sa ating mga computers and ating mga cellphones and other gadgets na gumagamit ng internet. Of course, you have the concepts of internet, intranet, and extranet. Okay, for that matter. Of course, you have the client-server technology na aaralin din natin later on. And as mentioned, wala namang perfect na system, right? So, with that, meron tayong tinatawag na open systems. Actually, wala namang nag-exist na closed system. Kasi pag sinabi mong closed system, hindi na siya pwedeng i-expand. It cannot be improved anymore. Hindi na siya pwedeng scale. Hindi na siya scalable. So, hindi na siya pwedeng lumaki because it's already closed. So, all systems na existing in reality are all open systems. So, these systems are capable of improvements and advances, technology advances when it comes to hardware, software, applications, and of course, network. Internet networking technologies are a common standard for open systems connectivity. And of course, kapag luma yung technology mo, mas mabagal yung access mo sa internet. Alright? So, open systems provide greater connectivity and network interoperability. Say, for example, how come an Android phone can communicate with an iPhone?
Halimbawa, pareha sila nag-access sa Facebook, gusto nila mag-chat. Why is it possible na ang isang Android phone user na nag-Facebook gamit yung smartphone niya, eh, nakaka-connect dun sa Facebook or nakakatawag or nakipag-communicate sa isang kaibigan niya na iOS or Apple user? Simply because merong network interoperability. Okay? Kasi interoperate. Ibig sabihin, yung standards nito ng isang platform can be applicable dun sa isa pang platform. So, dapat walang masyado nagiging problema. Because all the more na nagli-limit ka ng ito lang yung pwede, hindi siya nagiging flexible and hindi siya magiging kagamit-gamit in the long run. Hindi siya ipapatronize ng mga technology users. And of course, open systems must work together. And if there's a need for them to add new technology, new stakeholder, new user, new gadget, new database, new network, dapat mag-work pa rin sila ng maayos. Okay? So, a bad open system is something na open system siya, pwede siyang dagdagan, pero bumababa yung level of excellence o yung quality ng network niya. Okay? So, kaya yun ang iingatan ng mga nag-open system. So, say for example, when you reach third year and fourth year, kapag nagka-capstone project na kayo at nag-propose kayo ng online system with your panel, then that means dapat scalable siya, interoperable siya. So, halimbawa, online enrollment, yung isa gamit iPhone, yung isa gamit Android, yung isa gamit Windows kasi naka-laptop siya sa bahay. So, lahat yun dapat kinikater ng network. Okay? So, yun yun. Now, with that open system, for to be able for a program to run smoothly from one platform to another, o kaya naman two separate programs, i-merge mo into one para magkaintindihan sila, meron tayong tinatawag na middleware. So, ang middleware is a general term for any programming that serves as a bridge or it mediates, no, tagapamagitan between two separate programs or two separate platforms to work together without so much coding. Okay? It allows a particular database, for instance, to access other databases. Halimbawa, magkaiba sila ng database products na pinaggamitan. No, hindi kailangan ng sobrang daming conversion or plumbing na tinatawag. Okay? So, that's middleware. Now, digital network technologies can be classified yung sa dalawang classic types. We have the analog and digital. Pag sinabi nating analog, voice-oriented transmission, because every data na naka-come up from the analog, nagiging sound signal siya, audio signal siyang nagta-travel doon sa mga kable ng internet or ng telephone para pag-receive sa kabilang line, sound yung sound signals converted into data. So ang classic niyan yung mga landline phones, because ang mga landline phones o yung mga home phone natin, okay, voice lang talaga yung tinatanggap, di ba? Pagtawag mo, sa kausap mo sa landline sa kabila, boses yung maririnig mo kasi nga sound signal. So yun yung basis ng mga sinaunang phones. But with the digital advancement, nung nag-digitize na tayo, gumagamit na tayo ng discrete pulse transmission. Itong pulse transmission na to, ito yung mga light signal. So every data, regardless kung whether text man yan, photo, video, even sound, kino-convert siya into light signals pag-travel sa mga kable, particularly fiber optic cables, para mas mabilis. Remember, ang sound is slower than light, di ba? Than light, yung liwanag, di ba? So, sa science, sa pag-aralan natin na ang light, mas mabilis kesa sa sound. Okay? Kaya nga, just to share, di ba? Kaya nga, sabay naman talagang nag-occur yung pulog at kidlat, yung thunder and lightning, sabay talaga sila. Pero nauuna sa atin ang kidlat because mas mabilis mag-travel ang liwanag kesa sa sound, yung pulog niya. Diba? So, likewise, kaya din nag-convert ang network technologies natin to light signals, kaya sa ginawang digital, because light signals are way, way faster to travel. Kaya, diba, kahit nasa abroad yung kausap mo, ang bilis ng conversation, almost real time.
yung inyong pag-uusap. Okay? Of course, digital has higher transmission speeds, but of course, it also entails larger amounts of information na pwede niyang i-cater. Okay? Now, in wireless technologies, na-mention ko na kanina because of the light signals, ang fiber optic cable, dahil salamin siya, okay, made of fiberglass, okay, mas madaling mag-travel yung liwanag, di ba? When you try to spot on a spot flashlight sa mirror, di ba? Ang bilis niyang tumalbog, ang bilis niya mag-travel. Ganun yung konsepto ni fiber optic. Okay? Salamin siya, babasag yung salamin para yung light signals mas mabilis mag-travel. Kaya nga, ang fiber optic sa underwater pa talaga binabaon, ini-install. Kasi nga, hindi siya pwedeng sa ordinaryong kalsada lang ibaon. Dahil pag yan, nagulungan ng mabigat, mabilis siyang mabasag. Okay? So, yun yung concept ni fiber optic. And of course, with the fiber optic, kakambal niyan, although cable siya, kakambal niyan, nakikipag-coordinate siya sa isang satellite that makes everything naman wireless. That's why even without the cable, an internet cable, a network cable, pwede kang makapag-usap o makapag-video call, makapag-upload ng video kahit wala kang internet cable, di ba? Kahit wifi lang, or wireless, yeah, wireless fidelity, wifi, pwede mong ma-upload yung video mo. Okay, so, yun, yung mga benefits natin ngayon sa paggamit ng wireless technology. Pero it's not yet 100% wireless, sa atin lang on our end, but it still travels, no, using fiber optic cable sa underwater, itong mga signals na sinesend. So, nakakapture yan at a certain point ng isang network gateway, saka yung sinesend sa fiber optic. Okay, bago makarating ng wireless yun doon sa kausap natin. Now, of course, because of the advancement of internet, mas ginamit din sa for business applications. That's why the concept of e-shopping, e-business, e-commerce, enterprise collaboration, lahat yun nabuo because of the internet advancement. So, for a fact nga, in fact, the first law na internet-related na nabuo sa Pilipinas is the e-commerce law, bago pa yung data privacy law, tsaka yung mga iba pang laws na ginagamit natin to avoid abuse of the internet connection. Okay? Of course, the internet is expected to have high performance, and there are different infrastructure that helps to improve the internet connection, like yung mga tower, signal towers, satellites, okay? But of course, it's a case-to-case basis, kaya nga medyo mabagal pa sa atin, although mabilis na siya ngayon, pero compared to other countries, may kabagalan at may kamahalan pa rin yung internet dito sa Pilipinas. So, yun yung mga kailangan improve, kailangan mag-invest yung mga network companies or telecommunication companies na ma-level up ulit yung kanilang ginagamit na internet technology. But of course, it comes with the price and all the negotiations that they need. Okay? The value of telecommunications network can overcome geographic barriers, di ba? Dati, sobrang hirap mag-connect abroad. Sulat-sulat lang, di ba? Mail-mail. Okay? Pero ngayon, with the internet, seconds lang. Wala pang seconds, pwede ka na makakonect sa kamag-anak mo abroad. Overcome time barriers. Okay? Because hindi kailangan hintayin. Because dati, nakikipag-transa ka office hours. Pag nagsarado, wala na, hindi na hindi next day na kapag sarado na yung office. But because of the internet, anytime, pwede ka mag-send. Although, pwede nga i-check yon the following office day, pero na-send mo na yung kailangan mo. So, if you have a certain transaction with someone. It also helps to overcome cost barriers. Of course, sa simula, mas mahal yun. Expensive yung technologies, but they are treated as investments because may return naman yun kapag ka nakakamura ka ng costing in the long run. So, say for example, dati, gumagastos ka sa papers and printers. Diba? Nung nag-online class, diba, mas nakatipid kayo. Ay, papano? Kung wala kayong laptop sa bahay or phone na may internet, isang computer shop lang, mas mura yon kaysa sa mag-print kayo ng documents.
na assignment ninyo, di ba, para ipasa sa prof. So ngayon, paper, almost paperless na tayo sa pagpapasa. Okay, so with that, nabawasan yung cost mo eventually. Okay? And of course, it overcomes structural barriers because of the use of electronic commerce and the internet connection. So yung mga transactions, hindi na siya kailangan ng maraming dadaan ng let's say for example post office just to send those business transaction, no, pwede nang email to email, so wala nang dinadaanan masyado. Okay, so yun. Of course, the internet revolution, okay, when we speak of internet, the internet is the global information superhighway. Okay, so here are the things that you need to know about the internet. Did you know that? Number one, yung internet with a capital I is different from the internet with a small I. That's why you need to be careful with the spelling. Okay? Pag sinabi mong internet with a capital I, it refers to the World Wide Web. Yung nakikita nyo sa Google, yung sinesearch nyo sa YouTube, yon yung internet with a capital I. But when you speak of the small letter I, internet with a small I, you are referring to any network connection in general. As long as may connection ka, it is considered as internet with a small I. Say for example, yung central system unit mo, nakakonekta yung printer doon, nakakonekta yung microphone, yung speaker. Ito, halimbawa, itong aking headset naka-connect sa system unit. Okay, hindi yan yung CPU. Yung CPU yung maliit na microchip sa loob. Yung CSU naka-connect, yeah, that's considered as an internet with a small I. Kasi may, as long as there is a connection. Okay? So yun ang ibig sabihin ng internet with a small I and yung internet with a capital I, which refers to the World Wide Web. Now, it started, no, just a glimpse of history. It started actually as a spy satellite, no? When Sputnik 1, so nagkaroon ng war, di ba? Hanggang ngayon, nag-aano ulit yung war between US and Russia. Lagi sila may conflict. Nagkaroon ng time na they had a Cold War. Ibig sabihin ng Cold War, mag-aaway sila, pero cold, ibig sabihin malamig sila sa isa't isa. So, walang nagaganap na real battle na may barilan, bombahan, and all. But, dahil hindi nananahimik silang parehas, so iniisip nila na baka may gawin tong, may ginagawa tong hindi ko alam, bigla na lang kami susugurin. So, Russia, during that time, launched yung unang-unang rocket, yung Sputnik 1. Okay? It served as a spy satellite versus the US. Okay? So, yun. Bilang ganti naman, nung nalaman yun ng US, nagkaroon ng ARPANET. Okay? Yung Advanced Research Projects Agency. So, nag-start sa military internet. So, nagkaroon sila ng connection sa different universities. Okay? Nag-set up sila ng mga computers with networks sa different universities sa America to spy naman against Russia. Ang during that time pinag-aagawan nila yung state of Alaska, di ba? Yung Alaska is a US state now, pero dati pinag-aagawan yun ng Russia sa kanila US. Okay? And over the years after ma-develop ng military, okay, ginamit naman siya for education and then eventually to entertainment and eventually lahat na tayo gumagamit even sa business. Okay, ganun nag-start ang internet. Of course, now, it is used worldwide. Okay? Itong data na to, hindi na yan updated masabi. 46 million, over na yon. Over millions of people are already using the internet. Now, of course, we are familiar with the concept of internet service providers or yung ISP. So these ISPs are companies that specialize in providing internet access. So sa atin, we have Smart PLDT, magkasama na sila. Of course, Globe, and then you have Converge, and you have Dito. Okay? So monthly fee, binabayaran natin.
Tapos may username and password bago magamit. Diba? Pagko-connect kayo sa Wi-Fi. Of course, internet applications, you're all familiar saan-saan natin ginagamit ang internet for sending mails, what we call electronic mail right now, email. Real-time sending of messages, yun yung instant messaging. Example nyan yung chat, okay, yung personal message. Okay, we also have browsing the web, yung may mag-search ka for information, mag-re-research ka, mag-ahanap ka ng video, yan, web browsing, news groups. Okay, ito yung mga, ang example na nyan ngayon, yung mga Facebook groups. Okay, you also have chat rooms, or yung mga group chats na alam natin. And of course, you can also publish opinion, subject matter, yun naman yung gamit ng mga blogs and vlogs, di ba? In any form. And of course, you have the uploading and downloading of data, reports, pictures, and even videos, and even software. Of course, pwede tayo mag-download ng software na free yung license. Of course, pag may bayad, kailangan magbayad ka to avoid piracy. Okay? Businesses of the internet, alimbawa, merong isang company na merong headquarters sa isang lugar because of the use of e-commerce, that company or organization can communicate to its suppliers, to its branches, okay, for whatever concerns that they have, even customers, and yung employees nila, lalo ngayon nung nag-work from home. Diba? Say for example, naubusan ng stock ng damit sa SM Taytay, tapos may stock sa SM Mega Mall, so pwede na sila mag-communicate using the system na may available pa dito, either kunin ni client, ni customer sa Mega Mall yung damit na stock, or iahatid naman ng stock ng SM Mega Mall papunta SM Taytay yung damit. Okay, paano sila nag-communicate? Yun. Paggamit ng internet. Okay? Business value of the internet. Ano-ano ba yung mga benefits ng paggamit ng internet sa isang business? Of course, they generate new revenue sources. Okay? Halimbawa niyan, yung advertising mileage. If you notice, di ba maraming nagpo-post ng ads sa Facebook, sa YouTube. Di ba? Minsan, hindi mo pa nga ma-skip yung ads. You have to finish the entire advertisement. Because that is an advertising mileage for YouTube and Facebook kasi kumikita sila doon sa mga commercials na yon. Likewise, yung mga nagko-commercial na yon, nag-i-invest sila ng pang-commercial, pambayad sa mga social media platforms with the hope na mas lalaki yung kanilang advertising mileage, lalaki yung market nila at mas maraming tatangkilig sa kanilang products and services. Of course, business value of the internet is to reduce cost of doing business, di ba? Kung halimbawa, nag-print ka ng paper, sa paper, magiging paperless na. Of course, makakabawas ka ng gastos doon. Okay? So, instead of doing business manually, okay, yung mga errors sa computation, dahil mano-mano mo lang kinakalculate sa calculator, o kaya minsan pinapapel mo lang, because of the technology, okay, with Microsoft Office, and other office productivity suite or app, mga applications na available na pwede mong i-send over the internet, okay, nare-reduce yung cost of doing business. So, another way pa nga yan, di ba yung Google Sheet? Dahil pwede kayong, as a group, kahit magkakahiwalay kayo ng bahay, kung group work yun, hindi nyo na kailangan mamasahe para magkita-kita at gawin yung assignment niyo or laboratory exercises. Kasi sa bahay lang, if you, all of you has the access dun sa spreadsheet, then wala kayong maging problema. So, sabay-sabay kayong pwede mag-edit. Of course, you have developed new web-based products because as internet advances, mas maraming apps and products ang madedevelop pa. Of course, possible value din yun sa company. Increased customer loyalty and retention because of yung mas mabilis yung pag-address ng mga concerns and issues dahil hindi mo na kailangan mag-antay ng ilang days bago sumagot yung manager o yung may-ari ng company to solve that matter or to solve the conflict or concern. Of course, with high technology or the use of internet, you can also attract new customers kasi nga may advertising mileage ka.
of course, you develop new markets and channels. Mas marami siya naging network of network of network. Diba? Siyempre, pag may new customer ka, may kaibigan yan. So, yung spread ng word, although hindi na siya word of mouth na lang, na literal na bibig, but the use of social media, diba? Mas marami siya yung namamarket. Okay, the role of intranet. Ano naman yung intranet? So, intranet is a type of internet with a small I, okay, na gumagamit ng internet, okay, with a capital I, pero it is restricted within the premises of the company, okay, or within the bounds of the institution or enterprise. So, ibig sabihin, halimbawa, ako, I work halimbawa sa company A. So, si company A, lalo ngayong pandemic, pinag-work from home ako kasi wala mo nang papasok sa office. So, si company A can create a virtual private network, which is gumagamit siya ng internet with a capital I, pero yung setup niya, intranet. Kasi intra is within. Intra means within the company. Doon lang siya mag-ooperate. So, hindi pwedeng intruder. Pag may nang-intrude doon, malamang hacker yun. Okay? So, it can do the following: detailed data retrieval, collaboration, personalized customer profiles, and the rest of the bullets or items written on our slide. So, basta ang intranet, tandaan nyo, intra means within. May internet connection, may access sa data over the internet, but accessible only within the company or enterprise. Okay, of course, they are protected by passwords, encryption, firewalls. Okay, ngayon naman, kapag ka magko-connect naman from one company to another, pero exclusive pa din, that becomes an extranet. Okay? Example, a good example, halimbawa, no, magkaroon tayo ng learning management system dito sa One Kainta College. May username and password ka para maka-access ka sa enrollment or viewing of grades. That becomes an extranet. Bakit? Kasi as an outsider, okay, well, estudyante ka, pero hindi ka part talaga nung nagde-decide, okay, ng decision-making body ng school. Kasi ang intranet, you're referring to your professors na gumagawa ng grades, yung registrar na nag-enroll sa'yo, yung library na nag-check kung naisolid mo na yung librong hinihiram mo. Lahat ng yon kinikita yung service para sa'yo, palabas. So, that's what we call extranet. Kasi exclusive lang yon within the company, within the institution, and you as a client or customer. Or, kasi nga, ang customer naman or client ng school ay mga estudyante. Okay? Now, when it comes to... Okay, when it comes to intranet support, of course, ito din makikita ninyo na it entails communications and collaboration. So you can still use, mabawa Google Meet, di ba? Pwede mong hindi i-accept kung sino yung pwedeng, kung sino yung papapasukin mo sa meeting or hindi, di ba? Of course, intranet support, business operations and management, web publishing, kung meron kayong marketing or meron kayong newsletter, and intranet portal management. Okay, so ito yung flow, just browse and try to picture out this illustration kung paano nagkakaroon ng connection. Kasi na-discuss naman natin yung mga yan kanina. Of course, extranet, I already gave the meaning. So, merong isang company na hindi connected, directly connected sa inyo, but they need access sa inyo for certain reasons like suppliers, okay? So, or clients niyo sila, so merong certain data access from you. So, extranet ang tawag doon. Ayan. So, say for example, merong isang malaking enterprise na meron siyang consultants and contractors na gagawin. Of course, nandun yung consumers, nandun yung business customers, and of course, you have the distributors and suppliers. So, kung hindi ka part nan dyan, wala kang role dyan, di wala kang access. Okay, but yet, yung ibang taong involved are outsiders of the company. Kaya siya extranet. Okay? Of course, business value of extranet, the web browser technology makes customer and supplier easier and faster yung mga transactions. Okay? With that,
nakaka-build ka pa and nakaka-strengthen ka ng relationship, working or business relationships with your clients and suppliers. Okay? It extranets enable and improve collaboration among the stakeholders involved na minimension ko na, like the business itself, the suppliers, the contractors, the customers, the partners, suppliers, and all. And of course, you have the ability to facilitate online interactive product development and marketing. Okay, telecommunications network alternative. Okay, telecommunications is a highly technical and rapidly changing field, and most business professionals do not need detailed technical knowledge. That's why nandyan tayo, nandyan kayo as future IS professionals. You will bridge between business and technology. That's your role. Okay? In a telecommunications network model, meron tayong dalawang taong involved or dalawang entities involved. You have the sender, siya yung tagahatid nung message, and you have the receiver, siya yung kukuha ng or siya yung makakatanggap ng message. And the bridge between the sender and the receiver is what we call the channel, okay? And that channel serves as a medium, okay, kung marami sila, media nung inyong communication. So, say for example, di ba, yung pinapanood natin sa YouTube, okay, the content creator is the sender, and whoever watches the videos, sila yung receiver. And of course, your internet serves as the channel or the medium. Kaya nga siya, social media application. Okay? In a telecommunications network, you have terminals. Pag sinabi natin terminals, any input or output devices, aka workstations, computers, cell phones, or smartphones, okay, any input or output device na nakasama sa network, those are called terminals. Okay? And of course, we have telecommunication processors. Okay? Processors support the data transmission. So, from sender, paano ipapadala sa receiver, paano isi-stream, si telecommunication processors yon. So, terminals, telecommunication processors, and then telecommunication channels. Okay? Sa telecommunication channels, anong media yung gagamitin, itatransmit? Anong kable gagamitin? Kapag pre-TV, you're using cable. Kapag computer, gagamit yung fiber optics. Okay? So, example ng telecommunication processors are yung router, your repeater, yung hub. Okay, those are the telecommunication processors. Of course, the channels are the cable. Okay, you have, yun nga, as I mentioned, yung fiber optics, you have coaxial cable para sa cable TV, and of course, you have the classic UTP and STT cables, yung twist, yung color-coded, na shielded twisted pair and unshielded twisted pair. Okay? So, pang-apat na component ng telecommunications network is the telecommunications control software. So, sila naman yung nagmamanage na network traffic to make sure na hindi na walang data na nawawala or nagbabanggaan sa network, para just to make sure na pag na-receive na ni user yon nung at the end, buo pa rin yung message, okay, buo pa rin yung sound, buo pa rin yung video. Kaya minsan, di ba, kapag failed yung pag-upload ng video o failed yung text message na sinend mo, failed yung email na ano, something is wrong with the control software, okay? And of course, you have the telecommunications monitors. So, these are bigger computers. We call them mainframes and network servers. So, say for example, di ba, I mentioned this during our in one of our Google Meets, yung data center ngayon ng Pilipinas sa Facebook is Hong Kong and Singapore. So, wala pa sa Pilipinas noon. Okay? Kaya, yung mabagal, isa sa nagpapabagal ng internet connection natin is wala tayong network servers ng Facebook dito sa Pilipinas. Okay? At least for Facebook and Instagram, kasi sila na yung magkasama. Okay? So, yun yung ginugol. So, mas maraming servers, mas maraming mainframe,
syempre mas bibilis yung mga transaction kaysa yung nakita-travel pa yung data mo sa ibang bansa bago din sa sender mo. Halimbawa, ang receiver mo nasa Amerika, sender nga sa Pilipinas, dadaan mo na ng Hong Kong yun, and may dadaanan pa ibang countries yun bago makarating. So, bumabagal yung flow. So, ganun yung konsepto niya. Okay, so, as a review, ito yung network components natin. We have network, media, processors, we have software, channels, topology, or architecture. So, i-discuss din natin yung topology or yung network architecture. Okay, but before that, let's discuss first the different types of communication networks. So, the communication networks can be classified according to how big or how small the coverage is. Okay, how big or how small the coverage is. So, let's start with peer-to-peer. So, peer-to-peer, yung sabihin one computer to another. Okay, pag sinabi natin peer, barkada, di ba? So, hindi sabihin pantay lang sila ng privileges. Kapag ka nakakonect yung network mo ng peer-to-peer, bawa, computer A and computer B, si computer A, whatever data na meron siya, pwedeng i-access si computer B. And vice versa. No limitations at all, kasi nga peer-to-peer. Pag sinabi mo naman client and server, so two or more computers. So halimbawa, yung isang computer naka-declare as client, usually yung workstation, and then you have the network server, okay, yung kliyente, tsaka yung nagsiserve. Okay, so with that, magkaiba sila ng access ng data. So si client, ang concern niya lang yung data na may transactions na meron siya. But si server, ang role naman niya, siya yung tagatago ng data ng lahat ng clients niya. So, pag nag-set up ng client-server, si server yung master, sort of, na, dahil sa kanya lahat ng information nakatago, si client nag-a-access kung ano lang yung kailangan niya. Of course, we mentioned already virtual private, we use the internet with the capital I, pero nakaset yung limitations for a certain number of people na eligible lang gumamit ng platform na yon. And of course, you have the local area network. Madalas gamitin yan kapag halimbawa, no, sa isang building, okay, or small geographic area, local area network yung tawag doon. Halimbawa, sa OCC, mag-set up ng network lahat ng departments, then it becomes a local area network. Now, kapag kasing laki na ng city or municipality, that becomes a metropolitan area network or MAN. Kapag ka World Wide Web or pangmalakihan na, that becomes wide area network or WAN. So we can say that the internet with the capital I is a great or the classic example of wide area network. Okay? So yun. Ayan yung illustrations niya. Nauna na lang ako mag-discuss. Ayan. Okay. Network computing. Networks are the central computing resource of the organization. With the use of the network, computer processes can be done at a remote area. Diba? Dahil sa internet. Hindi lang nakalock dun sa sarili mong computer. Say for example, yung paggamit ng Google Drive. Pag masyado ng puno ang iyong laptop or desktop or phone, you can save actually your files using the Google Drive. Wala yun sa physical network mo, pero dahil doon, gumagaang yung computer. Mga files ka na pwedeng i-delete na dun sa physical hard drive mo because they are already stored in your computer network. So, because of the internet or the network computing, mas bumibilis yung computer transaction. Okay? So, yun. For peer-to-peer networks, yun nga, magkabarkada sila. So, same privileges. One can completely access the other and vice versa. Okay? Na-discuss ko na rin yung digital and analog signals. Okay, analog electrical current, digital is light or pulse yung ginagamit. Ayan, telecommunications media, ito yung mga cables na ginagamit natin. So we have the classic twisted pair. One is shielded, itong nasa gitna. Ayan. And you also have the unshielded katulad nito. Of course, may color coding yan at pag-aaralan nyo yan during your data communications network and yung IT infrastructure and networking technologies. Of course, you have the coaxial cable. Ito yung ginagamit ng mga cable TV, nagpapakabit ng cable channels. Ayan yun. It's a copper.
And of course, you have the fiber optic down here. So, okay, the fiberglass, very fragile. Okay, pero dyan yung pinakamabilis. Okay. And of course, the wireless technology, yung paggamit ng satellite and cloud technology para magkaroon ng connection. Okay, apart from using the fiber optic cables. Yan. Katulad ng mga cellular phones, smartphones, and yung pag-connect natin instantly from one gadget to another. Okay. Of course, we have short connections na wireless katulad ng Bluetooth and infrared. So, Bluetooth is a short-range wireless technology that connects two or more devices katulad ng cellular phones, radios, personal digital assistants katulad ng tablets, and laptops, and others. Of course, you have the Wi-Fi or the wireless fidelity, wireless web. Okay. For telecommunication processors, na-mention na natin kanina. But some examples of processors are modems. Modems, kaya ibig sabihin ng modem, modulator, demodulator. So, kino-convert yung digital to analog signal para, di ba, nakakonect yung internet natin sa phone. Dahil yung landline natin, analog, at yung pinaprocess natin ay digital. Kaya tayo may i-install ng modem so that ma-convert yung digital signals to analog signal. Okay? Para makapag-travel siya sa landline. And then, pabalik dun sa papunta dun sa kausap natin. Which is, ibabalik naman niya papunta sa digital signal. Okay? Of course, other network processors include switch, router, so familiar tayo yung hub, and of course, the gateway. Router and gateway are very similar. Okay, yung gateway is just the point ng endpoint ng router towards another network channel. Hub and switch are just the same. They repeat the signal para kunyari malayo ka na dun sa modem mo, malayo ka na sa router mo, mahina yung signal. So switch and hub can repeat the signal para lumakas ulit dun sa original size. The difference is just that pag sinabi natin hub, pag nag-connect ka, nahahati yung signal. Say for example, no, kunyari yung hub mo, meron kang 5 ports, tapos ang ano niya is 100 Mbps. Ibig sabihin, pag hub ang ginamit mo, i-divide sa 5 kung ilan yung ports niya. So that means ang bilis is 20 Mbps. Pag switch naman, halimbawa 100 Mbps, pag kinonect mo, lahat ng nakakonect, lahat ng gadgets mo, lahat yung tigwa 100. So, yun yung difference. Sa hub, nahati yung bilis o yung bandwidth. Sa switch, nire-repeat nila completely kung ilan yung standard. O, kung kaya ni switch na 100, di lahat ng connected sa kanya 100. Si hub, hinahati. So, kung 100, halimbawa, mayroon kang 4 na port, titig ko 25 sila. So, ganun yung theory niya. Okay? Yan. Example ng illustration how communication processor works. Of course, we have the multiplexer. Ang multiplexer allows a single communication channel to carry simultaneous data. Kaya kahit magsabay kayo mag-chat, walang nababanggang data kasi multiplexer siya. So, two or more ways to carry the data or information using the network. Kasi kung ano lang siya, single ano lang sa communications channel or yung strictly single communications channel, okay, hindi pwede mag-isa sender, isa receiver lang. So, hindi na pwede yung pabaliktad. So, laging pa isa-isa, mabagal yun. So, with multiplexing, isang single communications channel, pero kaya niyang mag-carry ng simultaneous data from one sender to another. Yan, pwede magpalit. Okay, also, we also have telecommunication software. Ito yung mga nakikita nating apps, servers, and mainframes para mag-work yung ating mga processor. Okay, kung ano yung sineset-up nyo, paano kayo magka-internet, bago kayo magka-internet, those are communication software. Halimbawa, di ba magkoconnect ka sa Wi-Fi, di ba may lalabas na app doon, magpa-pop up your username and password. Yun, telecommunication software yun.
Network management functions. Ano ba yung gamit ng network? So number one, to manage the traffic. As usual, katulad sa sasakyan, yung data natin para silang mga sasakyan na nagda-drive sa mga dinadrive sa network cable and sa wireless data. So kailangan ng magandang network. Ang role ng network is to arrange the traffic para hindi mag-congest kaya bumabagal yung pag-send or hindi mo na ma-receive yung message, and to optimize the service level of the network. Of course, another function is security. Okay, to that's why networks provide authentication, encryption, firewall, auditing and enforcement, because they need the data to be secured, especially with the super confidential files like mga bank accounts, yung mga online banking, diba? Pag na-hack yan, security is at risk. So dapat strong yung network manage security ng network management pag network management natin. Of course, we monitor the network, we troubleshoot saan nagkaroon ng problema, bakit sa kaintalang walang internet, pero sa taytay, malakas naman, so pwedeng merong problema sa network. So, we need to monitor that, diba? Kaya sa isang barangay, ang bagal, sa amin, dead spot, pero sa kabila, ang lakas-lakas, so we need to monitor them. Of course, capacity planning, halimbawa, dumadami na yung users, kailangan ba mag-upgrade ng technology? So, yun. So, na-consider yun. Next, network topology. So, pag sinabi natin topology, it refers to the physical structure of the network. So, yun yung physical topology. And we also have the flow of the data, logical network naman yun. But itong mga examples na nakikita nyo ngayon are examples of physical network topology. So, katulad ng STAR, the STAR network, meron mga picture dito. Okay. Star network looks like this. Meron kang server or meron kang communication channel sa gitna. Every workstation, every computer is connected to it. Okay? Ang advantage niyan, pag may isang workstation na nasira, pwede pa mag-function yung iba. Pero ang disadvantage, once na yung server o yung nasa gitna yung channel yung nasira, then everyone is affected. Okay? So, yung ring network naman, almost the same as STAR, it's just that bukod dun sa individual connection ng computers, naka-connect din sila sa isa't isa via a ring para sa ring cable. So bago dumiretso dun sa hub or dun sa server, pwedeng mag-communicate dito sa common cable nila yung mga computers bago mapunta kay server. So, it's a combination actually of the bus and the star network topology. Ngayon, ito naman pangatlo, yung bus network topology, isang linyahan lang yan. Ang advantage niyan, mas mura at mabilis i-set up. Disadvantage, pag yung cable sa gitna, nasira, lahat yan, wala na. Hindi na makakakonect yan. Okay? Yun yung kaibahan ng tatlo. Of course, you have the following concept, protocol. When you say protocol, the standard set of rules and procedures for the control of communications in a network. Halimbawa, kaya tayo may HTTP, yung Hypertext Transfer Protocol, yung set of rules for you to connect to the World Wide Web and access information doon. Kapag ka-email naman, mapapansin mo, merong FTP. Yun yung dalawang common. Okay, but there are other protocols pa. Of course, next is the handshaking, the process of exchanging predetermined signals and characters. Nag-handshake, parang tinatap nila kung alin dito yung maunang isend or i-transmit para hindi sila nagbabanggaan. Okay? In networks, meron tayong dalawang possible na sinusundang models. You have the OSI or the Open Systems Interconnect Model, which is a 7-layer model, and meron tayong TCP/IP model na gumagamit naman ng 5-layer telecommunications protocol. Okay? So, ito, be familiar with this. Sa OSI, or Open System Interconnect Model, ang 7 layers ay as follows. So, we have application layer, yung pinakataas. The one that you see on screen is the application layer. Okay? And then, pag nagsisend ka, limang send ka ng email, okay, before mo i-click yung send, application layer nakikita mo. Yung to, from, subject, the content, kailangan mo na attachment, application layer yon. Okay? And then, as it travels, pag click mo na yung send, okay, bababa yan, presentation layer, then session layer,
And then transport layer, as it goes down, magsa-chop-chop na yung data mo into smaller pieces. Okay, para makapag-travel. Until mag-network, data link, and then physical layer. So physical layer, ito na yung kable. Dadaan na sa mga network cables. Okay, with that, yung iyong email naging light signals na or sound audio signals. Yun yung magta-travel. Pagdating sa receiver mo from physical layer, unti-unti mabubuo sa data link, sa network, sa transport, sa session, and then presentation na ayusin niya until you see sa application layer. Buo na, ma-receive ni receiver ng iyong email, yung email, yun na email mo na. Okay? So, yun. Yung concept ng dalawang models are very similar. It's just that naka-streamline lang si TCP/IP model. So, sa TCP/IP model, si application and process layer, sakop niya na yung responsibility ni application layer, presentation layer, and session layer. Of course, they have the transport layer at the common ground. You have the internet protocol sa TCP/IP na katumbas yung network layer. And of course, you have the network interface, which is the data link layer, and of course, the cables and the physical layer, parehas lang. Ayan. So, ito yung kanilang definition. Let's walk through lang, no? Application layer provides communication services for end-user application, end-user, kung sino gumagamit. Okay? Kung ano yung nakikita nyo, that's the application layer. Okay? Presentation layer naman provides appropriate data transmission formats and code. So, sinasap-sap niya na yung application kung paano siya pinapresent. Ito sa to, ito sa subject, ito sa from, okay? Ito yung sa message, paano hahatiin. Session layer make ensures na meron kang internet connection at active din, yung active email din yung pupuntahan niya, kaya hindi, babalik yun sa'yo. Kailangan active yung sessions nila. Yun yung naman yung work ni session layer. And then transport, ayan, nag-isisimula yung maliitang chop-chop of data. Papunta sa network, sa data link, sa physical. Tatawid sa kable, tapos bubuo ulit. Physical, data link, network, transport, isi-check kung valid yung email, yes, email, ipepresent, ayusin yung format ulit hanggang sa ma-receive sa application layer nung recipient ng email mo. Of course, hindi lang sa applicable sa email, pwede rin siya sa video call, mas mabilis nga lang yung process, di ba? Yung pagtawag mo, make sure niya na online yung isa, the session layer, the transport yung video mo, yung actual, yung real-time usap nyo. So, yun yung minimake sure ng mga network models natin. Voice over IP. So, using an internet connection to pass voice data using IP, internet protocol, instead of telephone network. So, katulad nga yan, pwede ka na tumawag, di ba, using cellphone, kasi wala na siyang wire, di ba, ang mga cellphone natin. Unlike sa landline na may cable pa talaga, yun yung concept ni voice over IP. Bandwidth naman refers to the frequency range of telecommunication channel, kung gaano kabilis o kabagal yung transmission rate. And bandwidth are measured in speed and capacity na bits. Kaya nga, meron tayong, di ba, 50 megabits per second, Mbps. Yun yung sukat kung gaano kabilis o kabagal yung ating internet rate. Okay? Sometimes bandwidth is called as the baud rate. Okay? So, transmission rate, a bandwidth can have narrow band which entails low speed. And of course, pag broadband, mas high yung speed, di ba? Broad or wide. Okay, ito yung maximum, typical maximum Mbps. Of course, it may improve over the years. So of course, gamit natin yung Wi-Fi, di ba? Dito tayo pinaka-connected, lalo na kapag home computer. Yung iba, of course, for bigger organizations and companies. Switching alternatives. Ano naman yung switch? Again, the switch is a device used to repeat the data, yung bandwidth. I-repeat niya para kapag kahit malayo yung workstation o yung gamit mo dun sa router, makakonek ka pa rin ng same speed. Okay? So, sa circuit switching, the switch opens a circuit to establish a link between the server and the receiver. It remains open until the communication session is completed. Okay? So, with that, yung pag sinabi natin circuit switching, halimbawa, may sisend kang message, okay,
yung sa circuit switching, parang hindi siya titigil hanggat hindi nasesend ang buo yung iyong message. Halimbawa, kunyari, dabati ka ng Happy New Year, di ba lahat ng halos ng tao nagsisend ng Happy New Year to everyone. Kaya bumabagal yung internet kapag sa alas 12 ng hating gabi ng December 31. So, kasi nangyari doon, sa circuit switching, may inaantay niya na maging open yung communication at di niya titigilan hanggat di na-send. Diba, sinotice sa Facebook, diba, binog lang siya na ganyan, tapos magkaka-check sa ibig sabihin, sent na. Okay? Packet switching naman, ang ginagawa naman dyan, yung niminenso kanina, katulad sa email, yung sinasap-sap into packet of data para mas mabilis makatawid sa transmission yung iyong whether information or data that you have. Network interoperability, na-discuss ko na yan kanina. When we say interoperability, regardless of the brand, dapat mag-ensure na may standardized na specification ang mga network gadgets. Diba? Kahit magkaibang brand ng computer, magkaiba ng cellphone, magkaiba ng operating system, they can still be able to communicate. So, ganun yung standard ni internet. Or yan. And that ends our lesson 4. Okay, I hope you learned something. God bless and see you in our Google Meet.